Hello, chess friends. This is Sir Glenn, and ito na naman ako gagawa ko ng video para sa inyo. And this time, gagawin ko sa Tagalog para sa benefit ng mga Pinoy chess players na gustong matuto. Okay. So, sa video na to, i-discuss ko yung napaka-importanting opening na kadalasan na hindi na pagkahandaan ng mga players sa tournament, lalo na pag na-encounter nila to. Ito yung tinatawag nating England's Gambit or England Gambit. Sa England Gambit, binibigay ng black yung pawn. So, umpisa para mawala siya sa preparation or sa opening. No? So, ginagawa to ng mga itim na player na alam nila na hindi handa yung player ma-meet yung ganyang opening. So, here, ang best move ng white dyan ay syempre, i-accept yung gambit. No? And after knight c6, bishop, knight to f3, queen e7. So, subukan bawiin ng black yung pawn. We'll simply play bishop f4. Okay. And here, may check yung black. So, kung nakikita mo, parang talo na yung white kasi double attack siya sa bishop at sa pawn. So, parang there's nothing better than to play bishop d2. Pero here, I recommend a very strong move, which is a temporary sacrifice, knight c3. So, kung titignan mo, parang binigay ng puti yung bishop niya. Pero hindi. Kasi after queen takes f4, merong tira yung puti na knight d5, targeting both the queen at the same time the pawn on d7. So, yun yung idea niya. So, here, black can play queen e4. Iwas siya. And then, after queen e4, knight takes c7. Now, kung may tanong kayo, bakit hindi chumek yung black? Kasi nga, pag-check at kinain ng queen, medyo okay siya, di ba? Pero actually, after kasi ni check, harang lang. May atake pa rin sa queen at sa pawn. So, useless yung tira na yan. So, here, balikan natin, queen e4, check, king d8, kahit sa rook, at bawi sa pawn. So, ang gagawin natin, magmamadali tayong mag-castling sa queen side to bolster our development, queen d2, b6, para may attack sa knight. Kakainin natin yung knight, and then castle queen. So, pansin mo, hindi niya agad makulong yung knight kasi kapag nag-bishop b7 siya, mamati siya doon. Yan yung idea ng castle queen. So, ang gagawin ng black yan, knight f6 muna. So, knight f6 para may defense yung d7. And then f3, bishop b7, at kapag kain doon, e4. I believe may advantage na yung white sa position na to. Hindi ako naniniwala na may sapat yung black para patunayan na okay yung atake niya rin. So, pwede rin i-choose ng black yung ganitong line kasi may tumira na sa akin ng ganito. Queen c4, at after takes, knight takes c7, yes, capture it, check ng queen, no? Ang sagot dito is c3, no? Mali yung knight d2. See, after knight takes d2, queen takes b2, medyo equal na yung position dahil hindi na masusuportahan ng white yun, no? Ang tamang tira yan is c3. Ito yung sinabi ko. c3 lang. At after queen takes b2, rook c1, ang ibibigay natin yung pawn sa e2. Pawn to a2. And we will try to develop our pieces. Yan. So, yan. Isa sa mga line na pwede niyang gamitin sa inyo is yung bishop f2. No? Tatry ka niyang matihin dito. Gamit yung queen at saka yung bishop niya. So, para hindi ka ma-fall dyan, syempre, kailangan mo lang mag-bishop e2 dyan. And after bishop e2, say, balik yung queen. Kaso, bawi niya yung pawn. Knight d4, I think. Yeah, knight d4. Much better. Blocking the diagonal at the same time attacking the queen. At, pwede na tayo mag-follow up mamaya ng after king h1, perhaps f4. No? Lalamang tayo sa gitna. Or, we can go direct. For instance, yan. King h1. Kukulungin yung knight, halimbawa, baka makaligtas pa. Pwede na natin gawin yung F4 plan na natin. F4,
Alcatraz. Then Queen B3. And Queen takes A. Actually, may atake dun sa F7. Hindi ko nakita. So, let's try Knight H6 first. Kung mapapansin mo, no, parang yung development ng white naka-complete na yung black. Hindi niya pa rin alam kung ano yung ginagawa niya. No? Parang magulo-magulo yung position ng pyesa niya. Oh, one try na pwedeng gawin ng white dito is Queen C4 perhaps para alam mo yung idea rito, makatakas din yung knight. No? Pero actually, parang equal lang yan eh. Kasi possible, yan lang. And then, mapapwersa na yung black na yun, na isoli yung material. Huh? Pero perhaps, in this position after knight h6, siguro, knight b5, parang maganda yung knight b5 dito. No? Parang may threat ako na iligtas yung knight dito. Pero after queen takes, abante tayo, bishop b6. Parang malakas tong knight d6. Knight d6. So, threatening here. Let's say, dumepensa siya. Then, pressure lang natin. So, makikita natin, lamang pa rin sa position yung white, no? Basta, laging ang key dyan is yung, yun nga, king in the center. At the same time, dapat lagi active yung pieces mo. Tsaka lagi naka-pressure siya towards the king. No? So, walang threat yung black. Yung queen niya nasa corner. Yung knight niya nasa corner. Yung pawns niya walang naka-advance. So, I think this will give white a very big advantage. Okay. Let's try to go back. So, instead of queen takes bishop, ang main line talaga dito is queen takes pawn. Yan ang tamang tira dyan. Kailangan bumalik ng white sa dito, ng bishop ng white sa dito. And then, black has choices here. It's either knight b4 or bishop b4. So, i-discuss muna natin yung knight b4. Knight b4, ang pinaka-main ideas niyan is to queen takes rook. Pagkain ng, kung dyan, knight takes pawn. Yun yung plano niya. So, para ma-meet yan, ang gagawin natin is very simple, knight d4. So, supportahan natin yung c2 weakness. And black has to play c6. Yan ang main line dyan. Pag tumira siya halimbawa ng c5, which I don't recommend dahil after rook b1, iwas ng queen, may talon dito yung knight. And napakalakas ng damage ng knight move niya. After queen a5, example yan, atras, knight e4. So, may atake sa queen. At the same time, plano ng black, white na check nun. So, after atras, check, e4. Napakalaki na ng advantage ng white nun. The queen can go here, pointing doon. Or he can go here, same attack. Ito yung idea niya. No? And the bishop can go here, focusing target on F7 and castling kingside. No? So, I don't think black can survive long here. So, let's try to play the correct move, which is C6. So, after C6, E3 lang. I have to play E3. And now here, white black has to be very careful, kundi makukulong yung queen niya. The right move is queen A3. Kapag nag-choose siya, halimbawa, isang example, si knight E7. Agad-agad, dahil blinak mo yung bishop sa square na to, meron agad kombinasyon yung white. So, ayun, boom. Yan o, yung sacrifice na yun. Opening the attack on the knight, at the same time threatening here. So, takes, knight, again, threat doon, queen A2, knight D6, and bishop takes. So, kitang-kita nyo, no? Lugi na yung black yan. Okay. Let's try naman yung move na knight D5. Okay. Again,
mabibigay mo na naman yung B5 square. Takes, takes. And then, yan. Yan pa rin ang magpapanalo sa puti. Yung position na yan. So, unstoppable na yung knight C7 siya. So, let's play the right move. Okay? Ah, isa pa pala. Kapag halimbawa bishop, para meron pa rin Q doon. Yan naman ang gagawin ng puti sa'yo. No? Trap yung queen. Actually, kahit na dito ka umatras, ito pa rin ang threat sa'yo. Which traps the queen. So, para hindi matrap yung queen, let's play the right move, which is queen A3. So, rook B1. Again, threat na naman natin tong discovery dito sa B4 na to. Kapag talo ng knight dito or dito. Actually, hindi pwede yan, no? Dito lang. Okay? So, after knight H7, para may defense ron. Tsaka hindi naharangan tong hindi naharangan tong bishop na to. So, let's play rook B3, queen A5. Ayan, takes. And after A6, check. Para maalis yung defense na and next move kayo. No? So, again, napakalaki na naman ang lamang ng white kasi itong rook and bishop na to, mahirapan yung black na i-develop. Plus, itong strong na to, itong pawn na to na kinokontrol itong dalawang squares na to, napakalakas sa puti. No? Alright, so, nakita natin yung epekto ng knight na hindi masyadong talagang considered na malakas. So, let's discuss bishop b4 naman. Kapag bishop b4, yan naman ang standard move. Rook b1, replace natin yung queen sa a3, and then ito yung tamang talong. No? Knight b5 is also a possibility. Yan dati yung ginagawa ko. No? Kaya lang, I noticed that after take ito, d1, king d8, yan yung isa sa possible line na maging, which is parang ganun din naman, no? Kaya lang, may key difference lang. Well, let's say for instance, dahil din yung depensa ng king pong square na to, we'll try to attack the square, which is actually defended by the queen. So, walang masyadong kasi ang threat ng white is to push here para maharangan yung queen, no? So, knight h6 lang naman ang sagot. And after knight c3, queen a5, and no, parang wala. Parang hindi ko nakikita ang lamang yung white. Lamang pa rin sa position, pero hindi na siya ito kagaya nung una o nung dati. So, makikita nyo yung difference kapag alam ng white yung tamang plan, which is knight t5, which is discovering an attack on this bishop by the following pieces, no? Yung rook, bishop, and knight. So, forced ang next move yan. Bishop takes, queen takes. Kailangan depensa ng king weakness niya. e4. Again, ang laging binibigay yung dalawang pawn sa queen side, yung b2, a2. Huwag mong ibibigay yung c2 pawn, which is very important. Pansin mo, no? Itong dalawang pyesa na to, naka-battery na naman papunta sa king. So, after rook d1, knight g5, a very important move is to castle your king first to safety. Kasi kapag umatake ka agad, let's say, queen g5, may mga possibility kasi yung white na chumek sa king. No? Chicken niya yung king. Pag ganyan, may mga istorbo yung atake natin. Siguro, possible line dyan is, let's say, check. c3. Depensa siya rito. And then, well, kain rook d5 is also a possibility. Kaya lang, forsado ka parang ilabas yung mga piyesa mo. No? So, let's say here, h6, queen g3. Parang may chance na maka-equalize yung black dito. For instance, takes. Kain na siya rito. Which is parang nadi-istorbo yung atake natin. Check. And baka mag-winning pa yung black well sa atake sa king at saka sa bishop mo. So nakita mo na istorbo yung atake natin. So parang hindi mangyari yun. We should put the king first out of the way. So the right move is bishop e2.
Try niyang may exchange ng queen. Para ka lang natin. H6 to prevent queen G5. Dito naman tayo pupunta sa F4. Targeting the F7 pawn. Okay? Then after rook F8, castle. Takes. And then, yan. So nakita mo, no? Sa position na ito, napakalakas ng pressure ng puti sa position. Complete na yung development niya. Pero yung pieces ng black, especially yung rook A8, bishop C8, and king D8. Ito yung mga bad pieces niya. Which white can, you know, take advantage at parusahan yung black. So, pwede siya mag-double rooks dyan. Isa sa mga plano yun. C4. Or he can try to, you know, improve his position hanggang bumigay yung black. So, ang best approach ng black dito is magbuwas ng piyesa. So, knight takes, pawn takes. But here, ipapakita ko sa inyo paano nananalo yung atake niyan. Una, make sure natin na hindi makakasali sa laban niyan. D6, takes, G5. And then, we'll try to take advantage of the fact na yung king niya nasa gitna. No, we can attack at will. So, after F6, hindi naman siya pwedeng mag-king E8. Kasi, pag nag-king E8 siya, at tumira yung rook dito. Or perhaps, yeah, siguro pwede rin to. FE1. Napakalakas ng threat dito. Ng king. So, he has to play F6. And after F6, again, switch target tayo. Yung G4. Wala magawa yung black. No? Hindi siya basta-basta pwedeng dumipend niya. Kasi kapag alam mo, gumanon lang siya. Bishop C4 lang. No? He has to lose. So, here, what he needs to do is perhaps play G5. And after rook FE1, wala na siyang choice kundi, you know, magwala. So, queen takes C3. Ayun ang ginawa niya, more material. And after queen H5, targeting this, going here, black is helpless. Okay. So, let's just make a move. So, sinubukan pumasok ng queen para makadepensa. And now, white opens this, sacrifices the bishop. Kasi, hindi pwedeng kainin yan dahil kain yung rook. So, let's say, main doon, mate. Mate agad. So, here. White can do nothing. Black can do nothing but to play that. And after the prophylactic move, queen G6, hindi siya makapag-queen to queen ngayon kasi kontrolado na ng bishop tong square na to. No? So, let's say, subukan natin mag-develop ng rook, no? I-push yung pawn para mag-queen kunwari. Now, white takes advantage of the fact na yung king nasa gitna. He will play the very good sacrifice, knight takes G5. And after takes, syempre, subukan humarang ng black. Pupunta na sa kabila yun. And, queen B6 mate. Cannot be stopped. Yeah. So, yan. So, well, black might as well do this. But still, the material advantage na meron ng white plus yung dalawang paspo na to, which will queen anytime, is a really big no-no for that. So, okay. So, now, dahil alam nyo na sa lagi nyo yung opening na England's Gambit, hindi nyo nakakatakutan to sa tournament, hindi kayo prepared kasi napakadaling kontrahin. Ayan, magagawa nyo na yung mga favorite opening nyo. So, kung may preparation kayo sa D4, like Queen's Gambit, London, mapa-play nyo na siya ng hindi natatakot sa mga ganyang klaseng gambit. Okay, so again, just to review, D4, E5, kain, Knight C3, ang aking recommendation. Okay, so salamat sa pakikinig, and kung may comments kayo, suggestion, just put it on the comments box, and huwag nyong kakalimutan mag-like at subscribe. Okay, share nyo sa Facebook sa mga friends nyo. Again, this is Sir Glenn signing off. Goodbye.